So ayun po mga kaibigan, magandang araw. Ngayon po ay atin na pong ihahatid ang wheelchair doon kay tatay. Siyempre ay kasama ko paring Jumar. Ayan. At sana po ay subaybayan nyo hanggang sa dulo itong aking vlog. At ngayon po ay ihahatid na po natin ang wheelchair doon kay tatay. Disyembre noon, nang mapunta ako sa lugar nila tatay. At dito nag-cross ang aming landas. Isa ang kanyang simpleng kahilingan kung bakit lumapit siya sa atin. Magkaroon siya ng wheelchair na pwede niyang gamitin sa kanyang pag-iikot at sa kanyang pagsamba. Ay, may ano ba? Maawa rin yung sige wheelchair. Ano lang yan eh? Ano sa kanya? Para sa kanya. Basta, pag-iitulong wheelchair. Wheelchair? Oo. Oh, kasi ano, may nang mailathala natin sa ating page ang kwento ni tatay, ilang buwan din ang lumipas, nagulat ako nang may isang taong masugid kong followers na nag-PM sa akin at siya na daw ang sasagot para sa wheelchair nila tatay. Sobrang tuwa ko ng mga oras niyon dahil kahit papano matutugunan na natin ang munting kahilingan ni Tatay Roselito. At ito na nga po mga kaibigan, sa araw na ito ay samahan mo kami tapusin hanggang sa dulo. Pagkat ito na ang araw na atin na pong susorpresahin si tatay at ibibigay na natin sa kanya ang kanyang hiling na wheelchair. Ilang minuto lang ang nakalipas at nakarating na tayo sa lugar nila tatay. Sa mga oras nito ay walang kaalam-alam si Tatay Roselito na darating na ang kanyang munting hiling. Sosorpresahin natin siya. Kaagad kong pinuntahan ang bahay ng kanyang pamangkin. Madalas dito si tatay. Nag-a-stop by at saktong-sakto. Narito nga si tatay at naabutan kong natutulog sa kanilang upuan. Walang kamalay-malay si tatay na sa mga oras na yan ay nariyan na ako at may bitbit na regalo para sa kanya. So ayan po mga kaibigan, magandang araw. At ngayon pong araw na ito ay nandito po tayo sa bahay ni Tatay Roselito. Roselito. Kung inyo pong matatandaan mga kapatid, na-picture po natin si tatay sa ating pong page noong pong December. At ngayon ay binalikan natin si tatay. Kumusta ka na po tatay? Okay na po. Okay naman. So, eto bahay ng kapatid mo.
Hindi, pamangkin ko po. Ah, pamangkin. Tapos, mayroon ka pang isang... Oo, mayroon pang... Palipat-lipat ka lang. Oo. Okay. So, ngayon, Tay, kung maalala mo, nanawagan tayo, ano po? Opo. Isa sa kahilingan mo ay magkaroon ka lang na magkaroon ka ng wheelchair. Oo po. Kung magkakaroon ka ng wheelchair, Tay, saan ka naman gagala? Hindi pa kayo kailangan halimbawa, may papasyalan. Ngayon lang. Halimbawa, ano, papasyal. Di ba, pag araw Linggo may samba. Ngayon lang. Ah, pumupunta ka sa pagsamba? Oo. Pag araw ng Linggo. Oo, so, tama nga naman. Maganda naman kung may wheelchair. Maganda kasi ano. May ano, sasakyan. Ikaso tayo, hindi naman yung punta ko rito. Oo. Binalikan lang kita, hindi para bigyan ng wheelchair. Wala pa naman akong wheelchair ngayon eh. Wala pa. Pinaloap lang kita, ano? Hindi ko muna sinabi kay tatay na may dala na akong wheelchair. Sinubo ko ang kanyang pasensya kung ano ang mangyayari kung sasabihin kong wala akong dalang wheelchair para sa kanya ng mga oras na yun. So, hindi ka naman malulungkot kahit wala akong dalang wheelchair ngayon. Okay yan po. Okay lang ba sa'yo? Okay na. Babait naman ni tatay, no? So mga kapatid, ayan, hindi si tatay walang problema kahit walang wheelchair kaming dala. Pero tay, matanong kita, ilang taon ka nang ganyan? Ano pa ako nung bata pa ako? Anong nangyari sa'yo nung bata ka? Hindi kasi naglalaro pa ako. Oo. Nadulas ako, tapos yung pa ako lumusot doon sa yung baitang ganyan. Lusot. Diretso talaga pa baba. Diretso na? Oo, kasi yung magdana na may kagano, tirik eh. Oo. Noon. Yung gano'n natin, gumanong lumihin. Bata pa ako, no? Bata pa. Kayo po ba'y may asawa? O wala po. Single na po? Binata kayo? Binata po. Nangangarap po ba kayo mag-asawa, Tay? Bulong ko lang, di naman maririnig nila. joke lang. Pwede. Kasi may, may babae magmahal sa akin. May babaeng... so, ibig sabihin kung may babaeng magmahal sa iyo, pwede. Yun ang mga kaibigan. Si tatay, hindi namawalan ng pag-asa. Pwede pa. Hinihili ko sa Panginoon, kung may babae magmahal, magpasalamat ako. Isa sa napansin ko kay Tate Rosilito, sa kabila ng lahat, ay positibo pa rin ang kanyang pananaw at masayahin. At sabi pa nga niya, ang lahat ng desisyon ay inaasa niya sa Panginoon. Palasimba si tatay tuwing Linggo. At ganito kahalaga sa kanya ang wheelchair upang maging madali ang kanyang pagpunta sa kanilang bahay-sambahan. Ulitin niyo lang po yung panawagan niyo noon ng wheelchair. Oo, sige po. Kasi baka nakalimutan na nila. Hindi kasi. Ayan, tingin lang sa camera tayo. Nandiyan yung camera. Sige, manawagan ka uli. Sana po matugunan nyo nga ako po ang nangilangan ng sasakyan. Na hindi naman ako nang mamadali ngayon. So, siguro sa sunod sunod buwan, kailan magbigay ito sa akin. Basta ako, magtitiwala ko sa inyo. Basta pagtiwalaan ko yan. Ibig sabihin talagang, Tay, nagtitiwala kayo sa akin na mabibigay ko yung wheelchair? May tiwala ko na. Paano nga, Tay, kung hindi ko maibigay? Baka magalit naman kayo sa akin. Galing sa taas nga. Ano sabi ng galing sa taas nga? Yan, ibigay mo. Yun. May pag-asa tayo. Yun, galing sa taas. Galing lakas ng pananalig ni tatay. Sabi nga nila, pag wala ka doon sa taas, wala kang ano doon, wala kang biyaya. Nakakatawa naman si tatay, very positive. Ito na ngayon tayo ang problema ko kasi sa akin kayo nananalig na magkakaroon ng wheelchair. Paano ko naman mabibigyan, Tay? Malay mo nga, mayroong mga mayaman, may wheelchair ako, ibigay mo na lang doon. Diba? Sobrang napaka-positibo ni tatay. At talaga naman, ang kanyang kahilingan ay ipinagkatiwala niya sa puong may kapal. Pero ang hindi niya alam, sa mga oras na ito, ay darating na sa kanya ang biyaya ng kanyang kahilingan. Alright mga kaibigan, magandang araw muli. Kanina po, na-interview natin si Tatay Rosilito. Sinabi natin, babalik na lang tayo sa kanya para sa ating munting regalo. Pero ang hindi niya alam, sa araw mismong ito, at ngayong araw na araw na ito, ibibigay na po natin sa kanya ang kanyang munting kahilingan na magkaroon po siya ng wheelchair upang sa ganun ay makagala na po siya sa lugar na ito. Kung ating mapapansin at matatandaan po ninyo, dito rin tayo nagpakain sa mga bata sa lugar na ito. At itong iniikutan na ito, mula sa araw na ito, ay pwede nang ikutan ni tatay gamit ang kanyang wheelchair. Tara, samahan nyo ako. Ito na.
Yan, may babae. May babae ka pa dyan. Ay, sakay! Sige, sakay! Nang makita ni tatay ang kanyang wheelchair ay agad siyang sumakay at aninag mo sa kanyang mukha ang kasiyahan. Walang kapantay na saya ang kanyang naramdaman ng mga oras na yan. Kahit papano, natupad na ang kanyang kahilingan na magkaroon ng wheelchair. So ngayon tay, nandiyan lang yung wheelchair. Ano pong masasabi po ninyo? Salamat po, Ama. Oo. Sakyan po. Oo. Malaking salamat po sa inyo. Ang binigyan ako ng pagkakataon. Salamat ka sa pagkakataon. So ang nagbigay po sa iyo ng wheelchair, actually tatay, nawala na rin po tayo minsan ng pag-asa noon. Pero hindi ko po inaasahan na may isang taong nakakita po sa video na ginawa natin. Ano, napakalaking tulong po yan. Hindi man siya nagpapabanggit ng kanyang pangalan. Pero, ayan, madam, maraming salamat talaga sa iyo. At sa araw na ito, atin na pong tutuldukan ang paggapang ni tatay sa lupa. At least ngayon, mayroon na siyang wheelchair na magagamit. Masaya ka ba, tay? Masaya ka pala. Dito na tayo, okay na tayo. So anong pakiramdam ngayon na mayroon ka ng wheelchair? Okay po, masaya po. Masaya po. So tay. Sige po. At least ngayon mayroon ka ng wheelchair. So sana sa susunod pang mga araw, makabalik din kami sa iyo. No? Dasal ka lang. Maraming mga taong nakakita at ngayon nai-inspired sa yung kwento. At kahit pa paano, natupad natin yung unang panghiling mo na magkaroon ka ng wheelchair. Sa araw na ito. And by the way, mga kaibigan, mga kapatid, nagkaroon po ito ng katuparan sapagkat ang tao po na nagdala sa amin dito ay si Jinkay. Ayan lika, Jinkay, kunting pasalamat naman. Okay na yan. So ito po si Jinkay. Oh, eh anong masasabi mo ngayon? At least nabigyan na natin ng wheelchair si Tatay Roselito. Masayang masaya po na nabigyan si tatay ng wheelchair kasi gumagapang lang po siya pag naglalakad. Lalo po pag pupunta siya ng village, kailangan niya po ito. Pag simba, kailangan niya rin po ito. Kaya masaya po ako na kahit pa paano nakatulong po ako sa kanya. Sa pamamagitan po ng pag-message ko sa inyo. So ayan po mga kaibigan, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. Ayan sa ating feeds, Taong Gala, sa ating YouTube channel, Taong Gala. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. At least sa araw na ito, isa na namang tao ang ating napasaya sa pamamagitan ng pagtugon sa kanyang munting kahilingan na magkaroon ng wheelchair. Sa muli po mga kaibigan, tayo'y taus-pusong nagpapasalamat sa ating organic follower na siyang nagbigay ng katuparan sa kahilingan ni Tatay
Roselito. Hindi man pinapabanggit ang kanyang pangalan, pero ang Diyos na po ang bahalang magbalik sa inyo ng biyayang ipinagkaloob mo kay Tatay Roselito. Ganun pa man mga kaibigan, maraming salamat din sa pagtitiwala at tayo ay nagiging daluyan ng biyaya ng mga taong nangangailangan. Kung na-inspired po kayo sa kwento ni Tatay Roselito, hihiling lang po sana ako na mangyari sanang pindutin niyo ang subscribe button at bell button para updated kayo sa ating mga video. Makikita rin po ang ating mga video at palabas sa ating Taong Gala page. Hanggang sa muli po mga kaibigan, maraming salamat, paalam pansamantala.